Alin ang mas maganda ang output na bigas? Ang multipass ba or single pass? Ito po ang pag-usapan natin sa video nito pagkatapos ng intro. Welcome to my YouTube channel. First time mo ba na bumisita dito sa ating channel? At kung hindi pa po nakapag-subscribe, please click like, share, and comment this video. And don't forget to subscribe this channel. Panoorin nyo po ang video nito hanggang matapos. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Once again, ako po pala si Ian Elias. Welcome po dito sa ating channel at sa ating mga vlog, sa ating mga videos na in-upload dito. Kung first time po ka dito at hindi pa po nakapanood, please subscribe na po. Anyway, ang pag-usapan natin ngayon, ito ay ang quality ng bigas. Okay? Alin ba sa dalawang ito ang mas maganda ang output na bigas? Single pass ba or multipass? Now, ano nga ba ang tinatawag na multipass? Una po, ang multipass, ibig sabihin po ng multipass is multi-function. Ibig sabihin, marami po siyang connection, marami siyang machines, kaya tinatawag siyang multipass. Ang single pass naman po is ito yung rice mill na sa probinsya ng mga traditional na rice mill machine. Siguro nakikita niyo yung ibang machine na single pass. Ang single pass, paglagay mo ng palay, and then dadaan po yan sa rubber rolls, and then separator, and then polisher. Bigas na. Yun ho ang single pass. Tulad ng mga single pass or one pass, diba? Mga punuhan ng mga rice mill machine. At ang multipass naman po ay ito yung mga plant type. At sa panahon ngayon, meron na pong lumalabas ng mga machine, itong mga combined rice mill machine. Ang multipass, meron silang pre-cleaner, elevator, ano pa, husker, ano pa po, destoner. Okay, discuss ko muna sa inyo ang purpose ng pre-cleaner. Okay? Ang pre-cleaner po, siya po yung naglilinis ng palay. Bago po papasok sa machine natin, dapat meron tayong pre-cleaner na kung saan yung mga dumi ng palay at saka yung mga basura, mga dahon, kahoy, pako, bato, i-separate na po yun. Yun ang kagandahan sa pre-cleaner kasi mapuprotektahan yung machine ninyo, di ba? At yung pre-cleaner naman po, siya ho yung naglilinis doon sa palay na papasok doon sa machine ninyo. Next, merong elevator. Ang elevator, siya po yung kumukuha ng palay at i-transfer na po doon sa husker. Next, ang husker, siya naman po yung naghahas ng palay. And then, pangatlo is, meron tayong tinatawag na paddy separator. Ang paddy separator, alam naman, siniseparate na po yung mga paddy. Next is, ito yung whitener polisher. Okay. Ang whitener polisher po ay siya na po nagpapaputi. Kinikis-kis niya na po yung palay. And then paglabas doon is bigas na. And then meron pong tinatawag na destoner. Okay. Ang destoner po, kadalasan kasi sa mga multipass, lalo na sa mga plant type, napakahalaga nitong destoner. Minsan kumakain tayo ng kanin, di ba, mayroong mga bato. So nakakadismaya minsan kung every time nakakain tayo, meron tayong makakain na bato. Kaya pangit, di ba? Pangit yung bigas kung mayroong mga bato. So ngayon, ang purpose po ng destoner is siniseparate na po yung mga maliliit na bato. Kahit gaano sa kaliit na bato, is siseparate na po yun. At hindi na makasama doon sa bigas. Yun ang kagandaan. Kaya maganda ang quality sa multipass. Meron po siyang rice grader, of course. Siniseparate na rin po yung mga broken. Lahat ng mga rice mill, hindi talaga ma-perfect. Meron talagang broken rice. Lalo na kung ang palay ay hindi pa moist. Kaya dapat meron tayong tinatawag na moisture content or moisture taster na chine-check natin yung moisture content ng palay. Kung 14% and below,
yan standard po yan, mas maganda yan, especially kung 13%, 12%, maganda po yan. Next naman po is, ito yung rice grader. Okay, so, di ba siniseparate niya po yung mga broken rice. So, ibig sabihin, paglabas ng palay is, paglabas ng bigas, i-separate na po yung buo at saka yung broken. Maganda, di ba? Kaya, mas maganda ang multipass sa single pass. Sa mga traditional rice mill naman po, sa mga probinsya, uso po ang single pass. Kung bago pa yung machine, maganda ang quality ng bigas. Lalo na kung meron siyang tinatawag na pre-cleaner at saka elevator. Okay, at yun, and then. Pero kung minsan kasi, hindi talaga maiwasan sa mga single pass na meron talagang durog at broken rice. Kaya, pwede lang po siya pang negosyo, pang barangay, at pang konsumo ng mga farmer natin, mga kababayan natin. Pero kung gusto mo talaga yung makaproduce ka ng quality na bigas, pang iba din yung tinatawag na pang commercial at saka good quality. Kasi kung gusto mo talaga pang commercial, dapat meron kang mist palliser at saka color sorter. Pero kung good quality lang na bigas, pwede pang merkado, negosyo ka dun sa barangay ninyo, pwede po kahit walang mist palliser. Yan ho. Kaya mas maganda po ang quality ng bigas kapag multipass. Meron na pong lumalabas ngayon ng mga bagong machine na combined rice mill machine. Tulad ng BSEE, combined rice mill machine. Napakaganda nito kasi all-in-one. Sabihin natin all-in, lahat ng mga machine, lahat ng mga function niya, andyan na po. All-in nga eh. So, instead na gagastos ka ng 10 million, 15 million, sa combined rice mill, mabibili na lang natin po sa below 1M, 1 million. So, kaya malaking bagay po ang pag-upgrade ng technology sa panahon ngayon. Lalo na na kailangan talaga mas maganda na ang rice mill na ginagamit natin, yung mga makina, mga machine ay tested and proven na po. At maganda ang quality ng machine. So yun ho, in-introduce ko po sa inyo ang Sinong Rice Mill Machine at saka BSEE Combined Rice Mill Machine. Kung marami pa po kayong mga katanungan tungkol po sa mga rice mill, comment lang po kayo. Pwede po kayo mag-message sa akin. Ayan po ang ating contact number at saka Facebook page. Message lang po kayo sa akin. Maraming salamat po and God bless. This video is brought to you by Sinong Rice Mill Machine. Ito ay 350 kilograms output capacity. At meron din tayong BSEE Combined Rice Mill Machine na meron itong 1,000 kilograms output capacity. Kaya, tawag na! Mag-message na sa aking Facebook page. Ayan ho! Hello everyone! Thank you for watching this video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please subscribe and please click the notification bell. At panoorin nyo pa po ang iba nating mga video. Maraming salamat!